eto na naman ako guys, nagbabalik ang nanay yung chismosa. Ngayon naman guys, ang pag-uusapan natin ay ang yung tribulasyon ba? Kung bakit ako napunta dito sa Taiwan. Kasi noon, nung dalaga ako, talagang ayaw kong mag-abroad kasi nakakatakot, tsaka homesick. Hirap kaya noon. Pero nang dahil sa mga sa mga nakikita kong nag-aabroad na medyo okay naman, sabi ko, ano kaya kung subukan ko? Tapos yung mga anak ko naman, malalaki na. Ay, uma pala guys, kain tayo. Ganito lang ang buhay natin dito. Sabay vlog, makain. Kasi wala tayong ibang magawa kung may ganito. Pantanggal stress. Meron pa lang. Ito na pala yung chicken na ko noon. Niwaiwa ko na pati. Tapos, ayun, makabalik tayo sa sa kwento ko sa'yo. Kasi noon talaga, sabi ko, subukan ko nga yung makapag-abroad. Kasi yung ipag ko, 7 years niya sa Hong Kong eh. Kaya, nung umuwi na siya, ayaw nang mag-stay sa bahay. Kasi nga, tatlo yung anak niyang nag-aaral. Takot, kulang yung budget nila, college na sila. Kaya, apply siya ulit dito sa Taiwan. Kaya, kasi na rin ako na sumama rin sa kanya. Pero, alam niyo guys, ang unang-unang adhikain ko nung pumunta talaga dito, sabi ko, siguro kapag nag-abroad ako, gaganda ako, puputi ako, yung mga ganun style, kung yung sabihin hindi nyo rin, wish ba? Kasi sa akin, yun talaga ang unang nasa But, the fact is, talagang medyo, kulang ako sa, kulang kami sa budget, kasi dalawa yung college ko nun eh. Nasa Manila sila ng kaaral. Kaya sabi ko, push lang to, go na ako. Try ko lang. Isang taon, dalawang taon, okay na yun, sabi ko noon. Pero tingnan nyo naman, 5 years, magpa 5 years na ako ngayon dito. Kaya sabi ko, okay na pala ka pag hindi mo masyadong hindi mo namamalayan ang taon na lumipat. Pero alam nyo guys, nung unang punta ko rito, ang hirap din. Kasi yung unang napuntahan ko, first time, 5 months lang ako dun sa bahay nila. Ang hirap kasi, ang daming trabaho. Ang alaga ko kasi, matanda. Bedridden na. Pero nakakapagsalita pa. Half paralyzed lang siya. Tapos, ang alaga ko lang doon, lahat ng trabaho sa bahay akin. Hanggang 5th floor, nilinisin ko yung gym nila. And napapagod din ako eh. Tapos maaga gigising, tapos yung matanda kapag hindi pa, gigising, sabi niya, tatayo daw siya. Ang ayaw na ayaw ko lang, yung gigisingin pa ng aking gabi, tapos magpupupo raw siya. Eh, hindi naman. Ewan ko nga ba sa mga matatanda kapag ganun eh. Kaya nagpasya ako na magpapalipat na lang ng employer. Nag-chat ako sa agency ko na kapag hindi nila ako nilipat, pauwi na lang ako. Kaya yun, kinuha nila ako doon, tapos lumipat naman ako sa pangalawang employer ko na. Yung pangalawang employer ko naman, okay naman na sila, mamabait. Kaya lang, yung matanda na alaga ko naman kasi, namatay na. 2 years din ako doon, nagtagal doon. Tapos ang pangatlo, kasi kapag namatay yung alaga mo dito, automatic, magpapalit ko na naman ng employer. Ang napuntahan ko naman, Diyos ko, talagang loyal na Buddhism kasi meron silang chapel eh. Tapos araw-araw ang paglilinis, tapos kapag sa gabi na tutulog kami mga alas 12, kasi halos araw-araw nandun yung mga tao nagpapaypay, ang dami-dami nila doon kasi sila yung alam nyo yung gamutan nila, ewan mo kung paano yun naman ang belief nila dito eh, kapag Buddhism talaga.
sasayaw-sayaw sila, ang daming mga party-party, ang daming ano. Kaya doon ako na, doon din ako napapagod. Tapos, bawal pa ang ano doon, bawal pang mag-cellphone kapag ano. Ang gusto nila mag-cellphone sa gabi. Eh, kapag nag-charge naman ako sa gabi, kasi siyempre doon lang ako naka-ano eh. Ayaw yung kasama kong ano, yung alaga ko. Ang damot nila. Pinapatayan ako ng ilaw. Eh, paano pa ako makapag-cellphone? Eh, magkatabi kami. Kaya doon ako naiinis. Kaya doon sa ano ko, sabi kong ganun, ayaw ko kapag ganito kasi wala akong privacy. Kapag lalabas kami sa kwarto, nakalaking kwarto. Kaya hindi ako makapasok kapag nag-charge ako ng cellphone. Ano? Kapag nandun kami sa ano naman, basta pag iihi lang naman yung alaga ko, nilalak na yung pintuan. Akala mo ba yung hindi ka free na ano, yung parang ang lagi nila sinasabi is may kukuha ka doon, yung mga ganun, yung mga talong ister, kaya wala silang tiwala sa mga kasama nila. Kaya sabi ko, bakit pa ako mag-aano doon? Bakit pa ako magtatagal doon kung ganun sila? Halos na nga ang trabaho na, sa akin na eh, kasi nga yung mga anak nagpapalaban sa akin, araw-araw naglilinis doon sa chapel nila. Kasi, ang daming mga ano nila eh, ang daming Buddha na kailangan linisin. Every Wednesday yan, kailangan may paypay, ang daming tao. Kaya maglilinis pa kami bago kami patutulog. Alauna na, tapos gigising pa ako ng alas 6 ng ano, umaga para naman maglabas sa kanila. Kaya nagpunipat ulit ako. Ilang 3 months lang din ako doon. Tapos dito ngayon, dito sa napuntahan ko, salamat sa Diyos at sila yung mababa eh. Kasi lahat na yung ano, wala akong ano. Ako na rin ang boss dito. Kasi yung kasama kong matanda dito, bidrido na rin. Tapos yung asawa niya, wala naman pakialam kasi ano naman siya, mabait. Sabi niya, lahat daw ng gagawin, lahat daw ng gusto ko, pwede. Kaya yun, dito ako nagtagal, dito ako nakagawa ng YouTube, dito rin ako ano. Kaya thankful na rin ako kasi may mga taong mababait talaga. At nagkataon, ako'y napunta dito. Kaya sabi ko, kapag tuloy-tuloy ng ano nito, siguro magtatagal din ako dito, baka sakaling makaipon. Pero guys, alam niyo yung wish ko na gaganda, parang ano? Parang nawala. Kasi sa atin sa Pinas mainit, eh, iba talaga ang klima. Tingnan niyo, halos lahat yung mga nag-a-abroad, may pagbabago ba? Ewan lang yung mga iba kasi. Pero kapag ano naman, kapag hindi na natin kaya, why not hindi tayo uuwi, di ba? Kasi naman ipagsakalan natin ang buhay natin, ang sarili natin dito, kaysa magkasakit tayo ng ganun. Kaya, guys, ang ano lang, dito ngayon, free na ako, kaya okay na ako nakakagawa lahat ng gusto ko. Okay na ako nakakapag-YouTube, okay na ako nakakapag-vlog. Kaya, thankful talaga ako dito. Tapos, oo nga pala guys, nagpapasalamat ako sa mga friends ko na laging sumusubaybay sa akin, laging nanonood sa video ko, kahit mahaba, merse. Salamat guys, kasi hindi ko, kasi ilang weeks pa lang ako na nag-umpisa ng ano, pero marami na rin ano sa akin. Marami na rin akong kaibigan. Ang hirap para din kasi kapag may ano, kailangan mo rin silang suklihan. Di ba ganun lang, bigayan lang. Kaya guys, maraming salamat. Hindi sana ako hindi ako nakarating dito kung hindi sa inyo. Salamat at siyempre, ang aking kaibigan na siya ang nagturo sa akin kung paano paggawa, kung anong dapat gawin sa pagba-vlog. Maraming salamat kay Roan. Salamat. Salamat sa panonood at sa mga susunod ko pang video. Sandali guys, magpapaalam na ako kasi may tawag na eh. Okay guys, maraming salamat. Salamat sa mga ano. Thank you. Salamat. Lubos na nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Thank you.